Pinag-aaralan na ng pamahalaang lungsod ng Muntinlupa kung alin sa mga ipinasa nilang Enhanced Community Quarantine o ECQ Ordinance ang kailangan bawiin na o panatilihin pa. Isa sa mga ordinansa ay ang pagpapatupad ng liquor ban na naging epektibo noong Marso 16. Yung pag-liquor, yung liquor ban namin, that's very first na kailangan ayusin kasi marami naghihingi na i-lift. Pero we will be lifting it based on the approval ordinance of the City Council na merong mga restrictions. Una, limit the time ng pangbili at saka yung dami ng bibili na volume. Regulation of sale and consumption po ng iinumin kasi importante po yun eh kasi ang iniiwasan natin dito, social distancing. Samantala, may mga ordinansa rin na mananatili. The other existing ordinances will stay. Curfew, yung ating no smoking, lalo na yung no smoking na yan. Kasi ang sabi po ng ating mga eksperto mula sa CHO, yung pagsisigarilyo po ay malaking bagay na nagpapahina ng resistensya natin at madali tayong tamaan ng COVID, lalo na pag lumalabas tayo. As it is now, meron kaming curfew, 24 hours curfew. I think it will be implemented pa rin, ha? Depende po yan sa konseho. Dahil malaking bagay po yun eh, nalilimit po yung labas at tandaan po natin ang mobility ng tao ang binabawasan natin dito. Kaninang umaga na mag-GCQ tayo, nakita ko na kagad. Talagang bumuhos ang tao. So, it will be a big help kung matutuloy pa rin po yung implementation of curfew, which I think gagawin pa rin po natin sa Muntinlupa. Maging ang Barangay Market Day sa lungsod ay manatili para maiwasan pa rin ang sabay-sabay na pamimili sa mga palengke o talipapa. Ayon kay Navarro, malaking hamon kasi ang pagpapanatili ng physical distancing kung dadagsa ang mga tao sa mga pamilihan. Meron pa rin pong Market Day. It stays. Yung mga malalaman po natin. So far, doon sa draft po ng ating City Council, wala naman po tinatanggal doon na market lifting. Pero tuloy pa rin po yun kasi just I said, importanteng malimit pa rin ang paggalaw ng tao dahil wala pa naman tayong bakuna para sa COVID. Dahil full operation na ang pamahalaang lungsod, dumagsa ang mga taga-Muntinlupa para sa kanya-kanyang transaksyon sa City Hall at kabilang na ito sa pinaghandaan. Dito sa City Hall premises, nakita yung mga markings namin nandun na. At nilagay namin ang mga police para sawayin kasi every Monday is a regular session day of the council. Talagang bubuhos ang tao. Hindi naman natin sila ipe-prevent pumasok para makausap ang konsehal nila. They have just to follow they need to follow the protocols at kailangan mabawasan din ang pagpasok sa people center. Hindi ho marami. Kumbaga, parang sa main building po, lima-lima kung pupunta ka ng treasury, magbabayad ka. Sa council naman, kung pupunta ka sa session, seated lang mo, limited capacity. Tapos kung aakit ka sa opisina ng konseho, siguro kita tatlo lang kasi hindi naman ganun kalaki niya ng kwarto ng ating mga city council dahil may mga tauhan din sila. Pumapasada na rin ang mga tricycle sa lungsod, ngunit wala pa rin ang mga jeep at bus. Last week po, nag-start na yung mga almost 4,000 po yung mga merong prangkisa at even scheme po ang takbo nila. Hindi pulis sila sabay-sabay. So, meron po silang terminal check, disinfection check, tsaka isa lang ang sakay. With face mask, tsaka yung pagbabayad, meron na silang katrasong butas doon, may plastic shield din sila, inaabot na lang. Pero mga jeep, bus, wala? It will depend about the IATF. Bus, wala pa rin eh. Meron kami point to point, pero hindi yung bus. Sa unang araw ng GCQ sa lungsod, nag-obserba ang lahat ng mga opisyal sa pangunguna ni Mayor Jaime Presnedy. At ayon kay Navarro, sa kanilang mga naobserbahan, ibabase din kung ano sa mga ordinansa ang babaguhin. Tiniyak naman ito, ano man ang kanilang magagawin hakbang ay alinsunod pa rin sa itinakdang protocols ng Interagency Task Force. We will be doing that, kaya nga first day, parang birth pains tayo, we will be doing our observations saka monitoring. Siguro within the week, we can plan other innovative acts based on the guidance of IATF. Ang mga lokal na pamahalaan ay may kapangyarihan na magpatupad ng ordinansa na sa kanilang palagay ay makakatulong para pangalagaan ang kapakanan, kalusugan at kaligtasan ng kanilang mamamayan. Janice Cosio, Radyo Inquirer, Nueva Benta, Bayan Nagtatanong, Mame Nag-uusisa.